Ayan po, nagpapa-boil ako ng aking tubig dahil magluluto ako ngayon ng molokiya. Lagay ko ng aking chicken. Konti lang to guys kasi sa isang bata lang naman ang kakain. Half lang na chicken ang gagawin ko. Ilalaga ko na siya hanggang maging soft. Napapansin nyo guys, walang balat ang aking manok kasi ayoko yung nagluluto ako ng manok na may balat. Ayoko yung may taba. Additional ko lang siya ng coriander powder para mabango. Addition na ako ng 1 Maggi cubes. Ayan. Abangan natin guys ang kanyang paglambot dahil maghihimay pa ako ng aking molokiya. Ayan ang aking coriander fresh. Gagamitin ko siya mamaya sa aking paggawa ng sauce para sa aking saluyot. At saka yan naman ang aking saluyod. Mag-start na po ako maghimay dahil 2:30 na ng hapon dito. Kailangan na matapos ang lunch para sa mga bata. See you guys. See you. Nagaganda ngayon yung dahon ng ano, saluyot, matataba, malalaki. Kasi minsan yung meron na tuyong-tuyo yung dahon, hindi maganda. Pero ngayon okay siya, malalaki. Ayan na po, i-start ko ng aking saluyot. Nilagay ko po siya sa blender para mabilis ang pag. Ayan po, umpisan ko ngayon ang paggawa ng aking sauce. Ito ng coriander fresh. Lagay ko muna siya. Tsaka yung garlic brush. Kailangan ko po siyang pagsabayin. Lagyan ko siya ng coriander powder. Isang kutsara. Black pepper powder. Kamon powder. Ayan. Tsaka maglalagay ako ng cooking oil. Ayan po, mag-a-addition na lang po ng vinegar. Ayan. Natural cider vinegar. Kahit na anong vinegar, pwede siyang gamitin. Para yung lulutuin nating saluyot, kahit na until tomorrow pa siya, hindi maubos, hindi siya mapapanis. Ayan po, gagawa ko ngayon ng kanin na pang-partner nila sa saluyot. Ito, butter. Ginagamitan ko siya ng parang macaroni.
Lulutuin ko po rin siya. Gagawin ko siyang golden brown. Saka natin ilagay ang Egyptian rice na ginagamit nila pang sayote. Ito na ang aking manok na nilaga kanina. Malambot na siya. Ayan. Inaantay ko lang siyang maging golden brown din ang aking spicy na panghalo sa aking sayote. Saloya pala. Ayan po. I-close ko na muna ang aking apoy. Ayan. Para hindi siya magiging overcook ang ating mulukiya. Para manatiling green po ang ating saloyot, huwag po natin siyang takpan. Kung mainit po siya, huwag po natin takpan agad kasi pag tinakpan na siya agad, mawawala na yung kulay green na dilaw. Di masarap yung pag kulay green pa siya kakainin. Mawawala pag tinakpan na siya kasi mag-overheat na yun siya sa loob ng kaldero. Kaya hindi natin siya tatakpan. O, diba? Sarap kulay green na green. Ayan po, ang aking ginawa kanina. Ayan, malapit ng masunog. Diba? Lagyan na natin ito. Lagyan na po natin ng salt konti. Minutes po or 3 minutes, pwede na natin siya lagyan ng additional tubig pang paluto ng bigas. Tsaka ito na rin ang aking spicy para sa aking saloyot. Hindi ko po siya tatakpan kasi yung yan sinasabi ko para mag-i-stay ang kanyang kulay green. Ayan. Kung gusto, hindi pa sila kakain ngayon, iinitin ko na lang siya ulit. Ang importante ang kulay green ng kulay ng ating saloyot ay mag-i-stay siya. Tapos na po ang ating saloyot. Ito naman. Parang nagsaing din po tayo ng ordinary na pagsaing. Yalla! Ana aarif, wala. Kusyo ang aarif. Kasahdik. Kusyo ang saadik. Kasahdik. Maaf! Kalas! Naku, inikot na ng inikot yung YouTube.